Maris. Vicky, hindi pa ito nga nakikita ninyo sa aking likuran, yung inaasahang bulto ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Pero sinimula na rin mag-inspeksyon ng pambansang pulisya rito para masiguro yung kaligtasan ng mga pasahero na magsisiwian para sa Semana Santa. Alas 6 pa lang ng umaga, nakaabang na ang pamilya Oliva rito sa terminal ng bus para sa alas 11 nilang biyahe pa Masbate. Para po hindi mahirap magbiyahe kasi next week mahirap na magbiyahe kapag Holy Week na eh. Kailangan po nandoon sa nung palaspas na po. Magmamahal na araw na po. Gusto ko po makarating ng sa Biyernes Santo. Oo. Kasi importante 'yun sa akin eh. Ang pamilya ni Hachi na galing pang Japan, doon pa lang nagpabook na. Eh, pagkamahal na araw po talaga, mahirap po talaga sumakay, makikipagsiksikan ka. Kaya nag-ano na lang po kami, doon po sa Japan, nagpa-reserve na lang po kami ng ticket para pa hindi po kami mahirapan. Pa-one year po ng papa ko. Excited! Sa mga susunod na araw pa inaasahan ang Holy Week Exodus. Pero nag-inspeksyon na rito si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa kaninang umaga. Nabigyan natin ng advice yung mga pasahero. At lalong-lalo yung mga driver na sila talaga may hawak ng manibela na sana safe yung kanilang biyahe. Palitan naman kami, dalawang driver naman kami. Naka-check po yung preno, i-check po namin pag ng palit ng lining ng preno. So, tsaka pati po gulong na palitan ng langis. Tsaka yung fluid, tubig. Nakalatag na rin ang mga police assistance desk handang tumugon sa anumang reklamo o emergency ng publiko. May mga nag-iikot ding K-9 unit. Patuloy din daw nakamonitor ang lahat ng drug enforcement units. Hindi lang yung mga tourist destinations sa mga resorts. Pati na rin itong mga malalaking mga gimmick bars dito sa BGC. No? Balita natin na bumabalik na naman daw yung nagbibinta ng ecstasy dyan o mga party drugs. Bantay ka, ikaw, kilala na kita. Mahuhuli ka rin, ikaw ng Juan ka. Apelido mo, maigsi lang ang apelido mo. Samantala, Vicky, ngayong hapon ay sorpresang ininspeksyon ni Department of Transportation Under Secretary Tim Orbos ang terminal ng Dimple Star sa Marikina matapos mabalita ang meron pang bumabiyahing mga bus ang naturang kumpanya mula rito. Nitong Martes lang, 19 ang namatay na maaksidente ang isang bus ng Dimple Star. Nagpakita lang ang tauhan ng Dimple Star matapos dumating ang manager ng terminal. Aminado ang tauhan ng Dimple Star, 5 bus units pa nila ang nakalis kaninang umaga. Kaya paalala ni Undersecretary Orbos, dapat tigil operasyon na sila. Dito naman sa Araneta Center Bus Terminal, nag-inspeksyon din ngayong hapon ang LTO. 2 magkaibang bus ang kinakitaan ng problema. Ang isa ay may basag ng salamin at ang isa naman ay pudpud ang gulong kaya pinigilang bumiyahe ng LTO. Samantala, Vicky, kuha naman itong drone video na ito. Papakita natin yan. Kaninang bandang alas 5 ng hapon sa EDSA Cubao southbound. Mabigat na po ang volume pero tuloy-tuloy pa rin ang usad ng mga sasakyan. Sa mas malawak na kuha naman, kita na rin pati ang kabilang lane. Bagamat maraming mga sasakyan, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyang ito. Samantala, Vicky, nananatili namang nakataas sa full alert status ang pambansang pulisya kung saan 100% ng buong police force ang naka-duty para sa Semana Santa pati na rin ngayong summer vacation. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Araneta Center Bus Station. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.